today's video, gagawa na naman tayo ng A Day in My Life vlog. It's Tuesday nga pala ngayon, hindi pumasok si Mister. Pagkatapos nga pala naming mag-breakfast, alas 7 ng umaga, naglinis ako ng kusina. Pagkatapos sa kusina, dito naman ako nagtungo sa kwarto namin. Nilinisin ko muna yung mga kwarto ng mga anak ko pagkatapos yung kwarto namin ni Mister. So touch at touch up lang, hindi naman siya weekly talaga na paglilinis. Pagkatapos ay nag-organize ako dito, sobrang kalat na talaga yung mga laruan ng mga anak ko. Pinatry ko talaga na mag-organize every now and then para naman hindi tayo na naluloka. Minsan kasi nakakalito na, yung iba kasi mga pwede namang itapon at hindi naman talaga laruan, mga bits and pieces lang. Naglinis din pala ako sa mga shelves namin. Inorganize ko rin yung mga pencil, mga crayon, pang drawing ng mga anak ko. Alam nyo kasi yung mga anak kong kambal, pati na rin si Silas, eh, sobrang hilig talagang mag-drawing. Kaya naman ang dami talagang pencil at saka mga crayon sa bahay namin. Inaalikabok na rin, kaya naman dapat punas-punasan din pag may time. So minsan lang talaga ako nakakapaglinis. Nagdilig din ako ng mga halaman ko every morning talaga. Nag-water ako ng mga plants. Hindi ko talaga nakakalimutan yan. Inaalagaan ko yung mga tanim ko sa bahay. Pagkatapos ko nga palang maglinis, magdilig ng mga halaman, inapag-isipan naming lumabas ni Mister dito sa isang park malapit lang sa amin. School holiday pa kasi ng mga anak ko at gusto namin silang ipasyal. Sobrang fun talaga yung mga anak ko sa mga park. Si Ariana, gustong-gusto tong monkey bar. Ito talagang gustong-gusto ko sa asawa ko. Sobrang hilig niyang maglaro sa mga bata. Hold on. Wow! It's alright, it's alright. Hold on. Pagkatapos nga pala namin sa park, nagpunta kami dito sa KFC. Nagutom ang buong pamilya. Alas 12 na kasi, hindi namin namalayan yung oras. Pagkatapos ay nagpunta kami dito sa isang duck pond. Ito ay isang park din at marami talagang mga ducks. Nag-picnic muna kami dito at kumain ng aming KFC. Pupunta kasi kami sa bahay ng biyanan ko para bisitahin. At ito na, andito na kami sa garden ng aking biyanan at mamimitas kami ng prutas. Meron nga pala sila ditong plum at pipitasin namin. Season kasi dito ng plum, ito nga pala yung katulad din sa amin pero ibang variety. Pagkatapos naming mamitas ng plum, umuwi na kami agad sa bahay. Pagkasapit ng hapon magluluto na naman pala ako ng hapunan. Pupwesto na naman ng Disney Princess dito sa kusina. Maghiwa muna tayo dito ng onion. Ang lulutuin ko nga palang hapunan ngayon ay pork bistek. Napanood ko sa YouTube ang recipe at nagustuhan ko talaga, kaya naman gustong gusto ko i-try today. Kakailanganin din natin ng bawang at ididikdik lang natin ito pino-pino. At of course, kailangan ko rin ng lemon. Ito nga pala isa sa mga sangkap. At yung main sangkap natin is yung karni ng baboy. Gamit ko nga pala yung pork chop at hihiwain ko lang ito into pieces. Pagkatapos, ilalabas tayo ng bahay, magluluto tayo dito sa labas, sobrang init sa loob. Maglalagay lang tayo ng oil sa isang pan. Gigisa natin kunting sibuyas na tinagtad natin kanina, yung circle-circle. Lalagay na rin natin yung ating bawang, gisa na rin natin together. Pagkatapos nito, ilalagay na natin yung ating baboy. Igigisa ko lang to hanggang sa maging kulay light brown na siya. Pagkatapos ng ilang minuto, ganito nang yung kulay at light brown na talaga. Maglalagay na tayo ng additional na sangkap. Ito nga pala yung toyo. Add natin yung lemon and squeeze natin kanina. Ito na nga pala yung last lemon ko. Wala nang bunga yung lemon tree namin at maghihintay naman ako ng isang taon. Pagkatapos nga pala, tatakban natin. Simmer natin for few minutes at after few minutes, ilalagay natin yung tubig. Palalambutin lang natin yung karni ng baboy. Tatakpan muna natin at simmer natin for 15 minutes. Nakalimutan ko nga palang i-season ito ng pepper. After 15 minutes, i-check na naman natin ito. Maglalagay tayo ng asukal. Depende na rin sa'yo kung gusto mong maglagay ng asukal. Ako kasi gustong-gusto ko na maglagay ng sugar para naman kontra sa lasa ng kalamansi at saka toyo. So ayan, nakapag-simmer na pala yung ating sabaw at ayan na yung itsura. Ilalagay na natin yung ating onion rings. Uukay-ukay lang natin ito. Mix together hanggang sa maghalo-halo lahat ng mga sangkap at gigisa lang natin ito for few minutes. At after few minutes, lutong-luto na ang ating pork bistek. Food!
Guys, what our dinner tonight? Our dinner for tonight is broccoli and... Half a meatball and some noodles. No. You want the noodles? Aw, there's rings on it. I don't want rings. Don't want rings, but you can have the chicken and the pork. It's nice, like adobo. Remember adobo? Yeah. This is like adobo. Yummy. Delicious food. Adobo. This is called? Adobo. Pork bistek. Bistek. What's a kakadyot di haro? Steak. You taste it now. I want you to taste it. If you're gonna like taste the soup that mommy's in. This is a Filipino food. And this is from mommy's country. And I want you to get some broccoli. Tagayra ko silang broccoli yan. Tagtulok ako ah. This is mommy's pork bistek. Bistek. Pork bistek. Pork na bistek pa. Mm. Come on guys. Oh, Sensei is eating now. See if you're gonna like it. And tell mommy if you like it. Already. You like it? Yeah. Tell mommy. I like it. Yummy. Yeah. Let me see. Yeah. Very good. What do you say? Do you want to see me eat it? Okay. Lummy. What do you say when it's yummy? Lummy. Very good. How about you? Giraffe. Huh? Lummy. You gotta practice your Tagalog because we're going home in the Philippines again. We're gonna see Philippines and you're gonna go in. What's where are you going? Tagalog language. Disneyland. Very good. Huh? It's our first day. Do you like Disneyland? Can you watch me still on this? Okay. Hey, boy. Mm. Hey, boy. Oh, wow. Very good. What is this? So that one like that, you shock like that. So, Dad, let me introduce you our dinner tonight. It's Dad. Called pork. Bistek. But I want you to try the what's the taste of this one. Pork beef bistek. Pork steak. Delicious, yes. But Daddy is not eating pork because Daddy is in diet. So, hindi pwede si Daddy kumain ng pork. So, kami lang muna kakain ng pork. Yan, how's the pork steak? You eating already? Diyan man. Uy, tigulo ko. Sarap. Yummy, the best pork steak in town. Perfect. So guys, let's try na. Hindi pa ako nakakain mga guys. Mga guys, no? Some broccoli for our green vegetable. Can I have some more? You want some more? Okay. You eat pork until you're young because when you're old, you can't eat pork anymore. Oh, you want some meat? Oh, it's say maybe. Here's some meat for you guys. Time to eat dinner. I haven't eaten dinner yet. Everyone's eating already, but I'm not yet eating. Why? What's going on in the world? Shh. Pork steak. Let's eat. Mommy, why did you say? I'm just not. I'm meatball sword. Left over yesterday. So, ang daming nagsasabi, bakit daw kami kumakain ng dinner, hindi pa naman gabi dito sa New Zealand. Dito po sa New Zealand, meron silang daylight saving. Kung saan alas 7 ng gabi, may araw pa. 8:30 to 9, yung sunset dito, usually. So, dito nagtatapos yung araw ko ngayon. Thank you for watching this video. I hope nag-enjoy kayo at sa susunod naman na vlog. Bye!